sa mga headlines. AFP PNP Joint Special Peace Coordinating Committee meeting isinagawa sa Nabunturan, Davao de Oro. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyang pagkilala ang mga peace building initiative ng 39IB. 1.5 million pesos na livelihood assistance ipinamahagi sa 5 people's organization sa Barangay Poblasyon Makilala, North Cotabato. Dinner for a Cause inilunsad ng 56IB para sa Tatag IP Students Foundation Incorporated. At silipin ang mga kaganapan sa pag-alay ng full military honors ng 10ID sa mga bagong promote na sila Brigadier General Marion T. Angkaw at Brigadier General Felix Ronnie Babak. Tutok na sa Aguila News Network. Magandang araw, Pilipinas. Ako po si Louie Angchay. Nagkulong ang mga military at PNP leaders sa probinsya ng Davao de Oro para talakayin ang mga hakbang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa probinsya sa ginanap na AFP-PNP Joint Special Peace Coordinating Committee meeting sa Nabunturan, Davao de Oro. Narito ang report. Nilagdaan na ni 10th 1st Infantry Pag-asa Brigade Commander Brigadier General Felix Ronnie Babak kasama si Davao de Oro Police Provincial Office, Provincial Director Police Colonel Benedicto Faco at Davao de Oro 2nd District Representative Honorable Ruel Peter Gonzaga ang Joint Letter Directive Resolution Number 1 Series 2023 sa ginanap na AFP-PNP Joint Peace Security Coordination Committee Meeting sa Provincial Capital noong Hulyo 6. Nakasaad sa resolusyon ang mga alituntunin para mapanatili ang kapayapaan sa pamamagitan ng epektibong law enforcement at development support operations na maaring makapigil sa posibilidad na manumbalik at maghasik ng lagim ang mga rebelde at masustena ang mga bunga na hatid ng insurgency-free Davao de Oro. Napag-usapan din sa pagpupulong ang pagdadagdag ng mga simulation exercises, pag-imbita sa ibang security sector sa mga diskusyong pangkapayapaan, mga preparasyon sa paparating na barangay at sangguniang kabataan elections, at pagpapalakas ng strategic communication plan ng counter-insurgency campaign ng probinsya. To synchronize also our effort so that even the outside audience or the people of Davao de Oro will be aware of contribution na pwede nilang ihatag sa government, no? And sa especially sa provincial local government unit sa Davao de Oro para masustain nato ang insurgency free Davao de Oro. Kinahanglan nato ma-address ang mga ginatawag na socio economic issues sa mga lagyo nga lugar ug ang mga ginatawag nga mulo, no, ang mga hinaing at ang mga tinatawag na primary issues na kung asa it is being exploited by the CTGs when they try to recover their lost ground. Siniguro naman ni Brigadier General Babak na mas dodoblihin pa ng kasundaluhan ng 10th 1st Brigade ang pagbabantay. Ngayong mas lumawak na ang nasasakupang teritoryo ng Pag-asa Brigade bunsod ng realignment of duty. Katong mga perceived gaps na na-create because of the removal of one battalions will be able to be covered, no? We will continue to collaborate and we conducted some trainings, no, and we aggressively, especially myself, no, I always visit my troops, especially the patrol bases. This is to ensure that up to the patrol base level, maintindihan nila yung ating ginagawa and to ensure na ang ilang ginahimo dito are all in line with the plan of the 10th 1st Brigade. Nag-imbita rin ng dalawang subject matter experts sa pagpupulong, kung saan binigyang paglilinaw ni Kurt Russell Sosa,
former political instructor sa ilalim ng Sub-Regional Committee 4 ng New People's Army, kung papaano ginagapang at inimpluwensyahan ng mga NPA ang mga barangay at labor sector na nakasaad sa barangay module. Sa kabilang banda naman, inilatag ni DILG Representative Rhea May Balote ang kanikaniyang papel ng bawat cluster sa ilalim ng PLEDS para isa-isang makamit ang mga minimithi ng NTF-ELCAC. Binigyang pagkilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang buong kasundaluhan ng 39th Infantry Battalion sa kanyang pagbisita sa probinsya ng Davao del Sur dahil sa mga matagumpay at epektibong peace-building efforts na inimplementa ng kasundaluhan sa kanyang area of operation. Si Aguila Trooper, Jeff Asan sa detalye. Binigyang papuri ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang lalawigan ng Davao del Sur dahil sa inisiyatiba nito upang mapanatili ang kapayapaan at patuloy na pag-unlad ng nasabing probinsya. Sa kanyang talumpati kaugnay ng pagdiriwang ng 56 na anibersaryo ng pagkakatatag ng Davao del Sur nito lamang ika-isa ng Hulyo 2023 na ginanap sa Davao del Sur Coliseum, Digo City. It's the first province in the Davao region to be declared insurgency free and continue to maintain that status right up to this day. Because through your diligent and compassionate implementation of the Tupad Pangako program, you are able to accomplish this while also helping former rebels reintegrate into society to take part in building our nation. Matatandaan na dahil sa agresibong pagpapatupad ng whole of nation approach na pinangunahan ng probinsya kasabay ng epektibong pagpapatupad ng community support program ng Tinosikan Brigade ay dineklara ang lalawigan ng Davao del Sur na insurgency free simula 4th quarter ng 2021 sa bisa ng isang resolusyon ng Provincial Peace and Order Council PPOC noong Mayo 25, 2022. Samantala, ang Tupad Pangako program naman ay isang convergence program na pinangungunahan ng probinsya ay isang holistic approach ng paggabay sa mga former rebels sa kanilang pagsisimulang muli at pagbabalik sa kani-kanilang mga komunidad. Ang nasabing aktibidad ay personal ding dinaluhan nila Major General Jose Ariel Niembra, Commander ng 10th Infantry Division, Brigadier General Patricio Rubin Amata, Commander ng Tinosikan Brigade, iba't ibang ahensya ng gobyerno, maging mga pribadong sektor na patuloy ang suporta upang mapanatili ang kapayapaan sa probinsya ng Davao del Sur tungo sa isang maanyag na paraiso. Jeff Asan para sa Aguila News Network. Isinagawa ang turnover ceremony ng 1.5 million pesos livelihood assistance na pinangunahan ng Department of Science and Technology katuwang ang mga kasundaluhan ng 39th Infantry Battalion sa 5 People's Organization sa Barangay Poblasyon, Makilala, North Cotabato. Ang mga PO members ay mga dating membro ng Underground Mass Organization. Nagbabalik si Aguila Trooper Jeff Asan para sa detalye. Pinamunuan ng Department of Science and Technology o DOST sa programang Community Empowerment Through Science and Technology o CES ang pagbibigay ng 1.5 milyong halagang pangkabuhayan sa 5 People's Organization noong ika-3 ng Hulyo 2023 na ginanap sa headquarters ng 39th Infantry Battalion sa Barangay Poblasyon, Makilala, Cotabato. Kasama sa mga benepisyaryo ng nasabing proyekto ay mga dating miyembro ng Underground Mass Organization o UGMOS na tumalikod na sa rebuilding grupo dahil sa mga isinagawang community support program ng 39th Infantry Battalion at 72nd Infantry Battalion sa pamumuno ng Tinosikan Brigade. Ito ay binubuo ng Daig Peace and Development Farmers Association ng Tulunan, Biangan Farmers Association ng Makilala, Bahaning Nod Tamong Tubuis, Tanong to Ancestral
padumin na tudato ladayon ng Arakan, hugpong pagbabago sa Gungan Asosisyon ng President Rojas and Bagumbayan Lumad Christian Asosisyon ng Magpet. Ang programang DOST-SEST ay naglalayong mabigyan ng livelihood assistance ang mga kababayan nating minsan ang nalihis ng landas dulot ng panghihimok ng makakabilang grupo o ang communist terrorist group sa pamamagitan ng siyensya at teknolohiya, lalo na ang mga nasa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS. Ang livelihood assistance na ipinamahagi ay resulta ng profiling at needs assessment survey na isinagawa bago ang nasabing aktibidad. Nagsagawa rin ng capacity development training upang maihanda at magabayan ang mga POs sa mga naibinahaging livelihood assistance. Binigyang diin naman ni Engineer Sancho E. Maburang, Undersecretary for Regional Operation ng DOST, sa kanyang talumpati ang importansya ng pagtugon sa mga socio-economic issues sa mga komunidad sa pag at personal niyang nasaksihan ang paglaya sa insurhensiya ng mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS dahil sa implementasyon ng iba't ibang proyekto ng gobyerno na direktang tumutugon sa mga suliranin ng komunidad na dating ginagamit ng rebuilding grupo upang hikayatin ang mga ito na mag-alsa laban sa gobyerno. Marami na po ang commitment na yung GIDA dito community, yung may mga conflict ay naabot po ng kaunting na tulong natin at nakita po namin na hindi lang po sila na-convert from being sometimes leftist, rightist, but they have also convinced others na ang gobyerno po ay hatat tumulong sa kanila. Ang nasabing aktibidad ay personal ding dinaluhan ni na Honorable Rodi S. Kawagdan, representative ng Sikan District ng North Cotabato. Honorable Emilio Talino Mendoza, gobernador ng probinsya ng Cotabato at Brigadier General Patricio Ruben P. Amata, Tinosikan Brigade Commander. Sa patuloy na pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan, maging mga pribadong sektor at mga mamamayan, inaasahan na ang kapayapaan na ating naranasan ay magpapatuloy para sa bayan, para sa kapayapaan. Jeff Asan para sa Agila News Network. Naglunsad ng dinner for a cause ang 56 Infantry Tatag Battalion para sa mga Tatag IP Students Foundation Incorporated, kung saan layunin ang aktibidad na makalikom ng pondo para matustusan ang mga pangangailangan ng mga kabataang IP. Si Aguila Trooper Jennifer Nibayaw sa detalye. Kagalakan at hiyawan, ito ang makikita sa mga Tatag IP students at kani-kanilang mga magulang kasama ang iba't ibang mga taong dumalo sa ginanap na Dinner for a Cause noong ika-7 ng Hunyo. Layunin ng aktibidad na ito na magkaroon ng karagdagang pondo ang Tatag IP Students Foundation Incorporated at mapanatili ito para matustusan ang mga pang-araw-araw na pangangailangan ng mga kabataang miyembro. Laking pasasalamat ni Sario Biligkat, isa sa benepisyaryo sa nasabing foundation sa walang humpay na suporta at inisyatibo ng 56 Infantry Tatag Battalion sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Osmalik D. Tayaban na buksan ang kani-kanilang pintuan tungo sa pagkamit ng magandang kinabukasan. Lubos pa rin ang salamat sa mga stakeholder na nagbigay ng tulong sa fundraising. Ang lahat sa tulong, ito po ay nagbigay ng pagbabago. Nagpapasalamat din ang isa sa magulang ng Tatag IP Students Beneficiaries na si Fidela Bantakan sa oportunidad na ibinigay ng pamahalaan na mapaaral ng maayos ang mga kabataang katutubo sa bayan ng Talaingod. Salamat
ikinagagalak naman ni Lieutenant Colonel Osmalic D. Tayaban, Commander ng 56th Infantry Tatag Battalion, ang mga ipinapakita ng mga Tatag IP students na mga mabubuting asal at kahusayan sa kani-kanilang pag-aaral. Nagpapasalamat din siya sa mga magulang na tumulong para sa pagpapanatili ng mga income-generating projects. At ipinababati din niya na wala nang dapat ipangamba dahil ang talaingod ngayon ay malaya na sa insurhensiya. And also for the defense who are helping us in the income-generating projects. Ang inisyatibong ito ay malaking tulong sa mga kabataang katutubo sa bayan ng Talaingod para mas malinang pa ang kanilang individual na pag-unlad. Mula dito sa bayan ng Talaingod, lalawigan ng Davao del Norte, Aguila Trooper Jennifer Libayaw para sa Aguila News Network. Nag-alay ng full military honors ang 10th Infantry, Aguila Division, Philippine Army sa mga bagong promote na sina Brigadier General Marion T. Angkaw at Brigadier General Felix Ronnie Babak. Silipin natin mga kaganapan sa report ni Aguila Trooper Brian Belotindos. Hindi matatawaran ang kontribusyon ng dalawang bagong promote na military officers na sina Brigadier General Marion T. Angkaw at Brigadier General Felix Ronnie B. Babak sa pagkamit ng kasalukuyang tagumpay ng Aguila Division na insurgency-free Davao Region. Frontal operating Davao Occidental and Sarangani Provinces. Noong ika-6 ng Hulyo, kinilala ang kanilang military performances sa isang seremonya kapiling ang kanilang malapit na mahal sa buhay sa loob ng 10ID Headquarters, Mawab, Davao de Oro. Bago umupo bilang brigade commanders, ang dalawa ay nagpamala sila ng dekalibreng dedikasyon sa pagpuksa ng elemento ng komunistang teroristang grupo, lalo na't pareho silang umupo bilang battalion commander ng 73rd Infantry Battalion. Si Brigadier General Marion T. Angkaw ay may malaking papel na ginampanan sa pagpuksa ng NPA Guerrilla Front Tala na ilang taong naghahasik ng lagim sa probinsya ng Davao Occidental. Samantala, nagambag din sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa Eastern Mindanao Command bilang Assistant Chief of Unified Command Staff 4 Operations at Assistant Chief of Unified Command Staff 4 Intelligence, si Brigadier General Felix Ronnie B. Babak. Naglingkod din siya bilang Chief of Staff ng 10th Infantry Division. Kabilang silang dalawa sa Philippine Military Academy Maalab Class of 1993. Taong 2017, naging Cavalier Awardee si Brigadier General Babak para sa Army Operations mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanilang karanasan sa iba't ibang military operations, taas noong tinanggap ng dalawang heneral ang panibagong hamon bilang 10-03 at 10-01 Brigade Commanders, kung saan ang kanilang husay at galing ay higit na kailangan para hindi bumagsak ang mga napundar ng magagandang nasimulan ng Aguila Division. Mula dito sa Mawab, Davao de Oro, Brian Belotindos para sa Aguila News Network. At yan ang mga kaganapang nasagap ng mga Aguila Troopers sa buong linggo, manatiling nakatutok sa mga aktibidad ng 10th ID sa aming social media pages sa Facebook, Instagram, Twitter at YouTube na nakaflash sa inyong screens. Aguila News Network, mga balitang mula sa Pilipino para sa Pilipino. Magandang araw at maraming salamat.